Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon naman po, kung mapapansin nyo, nasa isang farm po tayo. Kung last episode ko, ang diniscuss ko ay isang napakagandang farm sa Baguio City. At napakaganda rin ng mga tubo dahil humalamig. Ngayon ho, tayo ho ay naimbitahan naman dito sa may Apalit, Pampanga. At titingnan po natin yung setup niya. Pero ito po ay puro kratky lang. Magtataka po kayo, ma-amaze din kayo dahil puro kratky lang po ang gamit nila. At tapos ang gaganda rin po ng tanim, ang lalaki. Kung po talaga gusto ko natin magtanim, kung gusto natin kumita, kahit po sa ganitong klaseng pamamaraan, sa low cost po na ganitong klaseng greenhouse, ay kaya pa rin po natin makapag-produce ng marami at ng maganda kung talaga kung gugustuhin natin. Kaya po pwede pa rin po maging productive yung ating oras, kahit po meron kayong space sa bahay, kahit wala gano'ng kalaking puhunan, kung gugustuhin po natin, kaya. Mamaya po tatanungin natin yung may-ari, si Ma'am Rich at saka si Arnold, kasi dito po sa ganitong klaseng greenhouse, ang challenge po na to, yung init. Dahil sabi ko, nakaupo na ako, abot ko pa itong bubong. So, hindi ba nakaka-affect yung ganito kababang greenhouse sa tubo ng mga halaman? Ano? At saka ito po ay very open. Open na open, may mga halaman sa paligid, may tubig. Ang isang challenge po dito ay ang pest management or ang insect management. Kung paano nila nalalabanan yung mga insekto na posibleng kumain sa halaman. So yun po yung i-discuss natin mamaya. Sabi ko po sa inyo kanina, papakilala ko sa inyo yung may-ari nito. Si Mr. Arnold Cabrera, ang asawa po niya ay si Miss Rich Cabrera. Sila po ay na-feature sa kay Sir Buddy sa Agribusiness How It Works, na-feature din po sila. Pero yung sinasabi po kasi nilang reseller doon, actually last year pa namin gusto pumunta dito dahil nagagandahan niya ako doon sa mga lettuce na tinatanim niya, at dito daw po galing yon. Tapos si Madam Hu pala, hindi ko alam, last year pa, mga June 2021, ay kateks ko na po at nagtatanong kami dalawa tungkol sa lettuce. Tingnan po natin kung ano yung mga sekreto nila, kung ano yung best practices nila, at paano po nila masasagot yung mga question ko, kasi ito po ay mababa. Paano po yung init? Paano po yung laban nila sa insekto, yung sa pest management? Ito po yung mga challenge nito eh. Kaya tatanungin po natin si Sir. Ayan. Pinapakilala ko po sa inyo si Mr. Arnold Cabrera. Sir, magandang umaga. Magandang umaga, Sir. Ayan. Nung nakaraan po kasi hindi napapakita yung ano niya, yung mukha niya eh. Ayan, gwapong-gwapo pala, no? Ayan si Sir. Ayan. Sir, ilan taon na itong farm na ito? Nag-start po, Sir, nung magsimula yung pandemic, Sir, nung 2020. Ah, 2020, meron na kayo nito. Mm-mm. Tapos, gaano karami ka nung nag-start kayo? Nung nag-start kami, Sir, ilang ano pa lang, ilang pirasong styrobox pa lang. Ngayon, ilan na lahat? Yan, Sir, nasa ano na yan, Sir, sa 2,000, nasa 2,500 na heads na natatanim. 2,500 na heads. So maraming ano na yan, maraming boxes na. So 2,500, diba? 250 boxes at the average to. Kasi meron kayong tuna box, meron kayong ano, grape box. Yung tuna box, Sir, nasa 30. At 30? 30 pieces. So yung 2,000 heads nyo ay grape box. So grape box ay 8. 8 lang kada box, eh? Hindi, Sir. Yung sa amin kasi, Sir, ang practice namin, yung 15. Ah, 15? Pag maliliit pa sila, Sir, doon muna namin nilalagay sa 15. Tapos, Sir, pag medyo malaki-laki na, medyo ililipat nyo na sa... Na, ililipat na namin sa 8. Sa waluhan. Sa waluhan. Pagkalagay namin, Sir, sa ano? Sa cup. Cup. I-hardening namin, Sir. Hindi pa namin lalagay sa ano yan, sa holes. Ah, hindi pa. Hindi pa. Sa hardening talaga muna. Ngayon, Sir, pagka yung ugat nila medyo lumabas na dun sa cup, lalagay na namin dun sa 15 holes na ano. So para ang purpose nyo doon, para ma-maximize nyo yung space din, no? So nasa hardening kayo, siguro mga ilang days kayo sa hardening, mga
3 days, 4 days? Mga 5 days. 5 days kayo sa hardening. Pagkalipat sa hardening, lalagyan nila sa isang grape box na mayroong 15 holes. No? Mga ilang araw doon yan? Maabot siya ng 1 week siguro. 1 week bago nyo ilipat sa ganito. Saka sir, pagka nagkadikit-dikit yung mga dahon nila. Ito po ang tanong ko, sir. Considering na mababa ang inyong greenhouse, wala ba kayo problema sa init? Ay, wala naman sir. Kahit na mababa. Kasi sir, kaya mababa yan pagka yung halimbawa may bagyo, yung ano ng hangin. Pero kasi, hindi ba mainit yung diretso? O hindi dahil malamig sa lugar? Hindi naman sir. Wala naman kami naging problema. Nakikita ko nga, wala naman silang kasanan ng mga tip burn. Tsaka open space kasi ito, kaya hindi ito magti-tip burn. Ngayon, hindi rin, sabi niya, hindi rin ito masyado naiinitan dahil nga ho, open ang space. Pero, isang tanong pa sir. Dahil iyan, napaka-open ang space mo, meron kang tubig dito, merong damuhan. Ang pinaka challenge nito ay yung ano, insekto. Oo. Paano mo malalabanan ng insekto dito? Ginagawa namin sir, umaga pa lang, tinitingnan na namin isa-isa. At talagang iniisa-isa nyo, tsinyatsaga nyo yan? Tinatsaga namin. Anong insekto nakakuha nyo? Yung ano sir, yung uod. May mga uod. Yun so, ang pinakakalaban namin talaga yung uod. Okay. Ano ginagawa nyo sa uod? Ina-adobo ba? Hindi. Di ba? Tinitiris na lang. kala kayo na-adobo. So tinitiris nyo, iniisa-isa nyo, sinyatsaga nyo. So halimbawa ito, sa 2,000 heads na lang, mga gano'ng karami ang inuuod doon? Siguro mga 5%. Mga 5% lang. Pero so yung pag talagang inuuod niya, hindi nyo na napapakinabangan yan? Ay, napapakinabangan pa rin. May mga mga alaga kami, mga hayop. May alaga kayong hayop. So kahit medyo masira siya ng uod, kung hindi siya good for selling, pinapakain niyo. Saan niyo pinapakain? Sa mga rabbit, manok, sa mga lovebirds. Ayun, meron po silang rabbit dito, merong manok, merong lovebirds. So hindi po nasasayang yung sa atin po, yung 5% na yun, lost na sana sa atin eh. Kasi wala nang pakinabang, pero sila napapakinabangan nila dahil ginagamit nila sa rabbit, sa ibon, at saka sa manok. Ayan. Tapos yung rabbit din po, nililitso nila, at saka yung manok. Tinola. Ayan. Ayan, ito medyo mataas-taas na. Ito. Ayan. Magtataas po ulit ako, ha? Tingnan nyo po. Ayan, sabi ko sa inyo, kahit ganito klase ang greenhouse nyo, kahit hindi ganun kaganda, basta humaganda ang halaman, pasado. Dahil ang tinitignan naman ho natin dito yung halaman. Tingnan nyo po. Ayan. At sir, anong sikreto nyo? Bakit ganito ang halaman nyo? Siguro sir, yung kinakausap. Lumaki kayo. Nagumanda kayo. Ang kinamat po sa kanila, talagang yung TLC, tender loving care. Talagang yung attention nila sa halaman. Tingnan nyo po, tinecheck nila isa-isa tuwing umaga kung merong mga uod. So talagang nakatutok po sila sa kanilang farm. Lagi sir kinakausap ng misis ko. Hindi ka naman pinagpapalit na yung leto sa'yo? Hindi naman. Araw-araw ako nakabantay. Yung mga anak nyo, katulong nyo sa pagtatanim? Kasama po sila pa. Okay. So lahat kayo? Naghanap din ng mga uod. So uod lang naman ang nagiging problema? Ayun sir, uod talaga. So ang main problem po nila dito ay yung uod. Kasi po makikita nyo, ang dami pong paru-paro. Ang dahilan po kasi noon ay yung mga paru-paro na pag dumapo dito ay nangingitlog. Ayun, at nagiging uod. Hindi naman kasi namin i-spray. Kasi itong spray eh. Dahil lagi po natin sinasabi, insecticide at pesticide spray. So ito po yon. Pero
Kung mga 5% lang naman po yung kanilang mga, actually hindi po naaksaya, 5% po yung mga inuuod at napapakinabangan pa rin na po nila. So alam po gano'ng problema doon. Bukod po doon sa uod, ano pa ang mga challenges nyo dito? Ano bang, saan ba kayo nahihirapan? Minsan sir, pagka sobrang dami na yung nakatanim, yung hindi namin maibenta lahat, yun yung... Kasi 2000 to eh. Parang for ano na siya? Lahat sir. Malaki na to lahat. Malaki na lahat. Eh paano nyo nga ito ibibenta na sabay-sabay? Ayun na nga sir. Tulad nung yung ang reseller namin sir, isa lang. Si Ma'am Badet. Si Ma'am Bernadette. Pero naman si Miss Bernadette po pala, siya po yung merong tindahan sa Malolos. Planty Malolos po yung kanilang tindahan. Doon po ako bumibili ng ibang mga gamit ko sa farm. Kaya po nakilala ko siya at inintroduce niya po ako dito sa farm na to. Si Miss Bernadette, ano nga, Teres. Planty Malolos. Doon din po sila kumukuha ng mga gamit. Ayan. Pero hindi ho yun, hindi man niya nakukuha lahat, no? Hindi naman sir, nakukuha lahat. So marami na po? May, yung mga pinsang ko, meron silang may trabaho sa highway. Pinapagpindahan. Okay. Ako sa kanila. So na, yun ang na-experience problem, hindi nabibenta lahat. Eh kung schedule nyo na lang weekly, kasi parang ito sabay-sabay. Oh, sabay-sabay sir lang naipunla. Marami. Pero sa susunod siguro, dapat schedule na lang na weekly, no? Nahabol namin yung ano sir, yung season ng Christmas tsaka New Year. Hindi kinaya. Ay, hindi kinaya. Lumaliit pa nung ano kaya si sir yun. So ngayon ang dami. Tingnan nyo po ha. Diba? Napakalaki. So, ba't ho lumalaki ng ganito? Again, medyo malamig po doon sa area nila. Ngayon po ay katanghali ang tapat, nasa 10:30 or 11 na. Pero hindi pa rin ganun kainit. Okay. Ang ganda. Ang ganda. Isang puno lang po yan ha. Ito po, bago po tayo magtapos, gusto ko lang pong sabihin na kung talaga po gusto natin maging productive ang oras natin, kung gusto natin maging kapakipakinabang, kahit po ganito kasimple na in-improvise lang lahat, kretki po ang ginamit nila kasi po yun ang pinakasimple pagtatanim po ng lettuce through hydroponics. Kung po talagang andun yung passion natin na gusto natin kumita, gusto natin maging kapakipakinabang, at gusto natin na ano eh na kung mayroon tayong mga pangarap sa buhay, kahit kung ganito pwede ho natin gawin. Biruin nyo po, ito ay 2,500 heads ng lettuce. Kung meron kayong kikita kayo ng mga 20 pesos sa 2,500 heads, magkano po yun? 50,000. Diba? Kung hindi man po kumita sila, halimbawa po 50,000 yan, 80% lang po yung kanilang makitain o yung maibenta nila, nasa 40,000 din po yun. So, bakit hindi po natin pwedeng gawin? Kahit po ganito kasimple, kahit po ganito kamura yung mga materials na ginamit nila, but still effective, so pwede po natin gayahin. Kaya wala po kayo maraming puhunan, pwede nyo po ito gayahin. Sir, ano pa masasabi nyo? Ano ba pwede nyo sabihin na pang-encourage sa kanila na pwede nilang itry yung ganitong sistema? Siguro sir, yung ano, halimbawa po yung kung gusto magtanim, siguro ano yun lang sila sir, gawin nilang, pag-aralan nila lang maayos muna sir yung ano. Tama. Bago sila magplano na magtanim. Halimbawa sir, kung meron kasi sir mga nagtatanim na ano sir, mainit yung kamay, hindi nila mapatubo, ganun. Pero ang ano ko lang sir, talaga, kung talagang gusto nila, mag-ano muna sila, pag-aralin. Mag-try muna, tama yun. Kahit apo, konti lang. Kahit ganun. Konti. Yun nga po, ilagi namin sinasabi, huwag po kagad malaki. Huwag nyo po kagad kayo mag-invest kasi po baka ho masayang sa simula. Kasi po sa simula, pwede ho kayong mag-fail. So mainam po na mag-try muna kayo sa maliit, hanggang ma-master nyo yung pagtamang pagtutanim at saka nyo ho lakihan.
baka ho kasi masayang. Kami talaga, sir, nung una, talagang hindi kami makapagpatubo. Ano una? Talagang pagpula pa lang, sir. Namamatay na? Maliit pa lang, talagang babagsak na siya. So, nung natutunan niyo na? Ayun, kinag-aralan mo ng maayos ng Yesus ko. Gano'ng katagal yun, yung learning stage? Nasa, ano, sir, yun, mga 3 months, 4 months. Ah, 3 months, 4 months, bagyo yung nakuha. Okay. Pati yung pagpupula, nag-try pa kami mag, yung sa foam. Ah, sa foam? Naglagay din kami, pero hindi lumalaki. Okay. Hindi namin naanin pag tatanim. Kaya so advice niya, huwag muna tayo magsimula ng malaki at huwag po kayong madidismaya kung po sa unang mga buwan ay magfe-fail kayo. Normal lang po nung mag-fail. Basta po huwag niyo titigilan at alamin pa po, continuous learning po dapat kung paano niyo mai-improve yung kanyang sistema. So with that, ako po ay lubos na nagpapasalamat muli sa inyong panonood. Sir, maraming salamat. Thank you, sir. Sa inyong pagbisita dito sa amin. Aba, it's our pleasure po. Yeah, maraming salamat po. At saka nga po pala, suportahan po natin yung YouTube videos ng dalawa, YouTube channel ni Charm po. Charm and Andre. Ang kanila pong YouTube channel ay Cabrera's Siblings. Cabrera's Siblings po, ayun. Makikita nyo po doon yung mga pag-vlog namin kanina at saka po yung mga iba pa nilang gagawin na mga vlogs. So, supportahan po natin yung kanilang YouTube channel, Cabrera's Siblings, at yung kanilang page na Letusioso. Letusioso Farm. Letusioso Farm. Ayun. Maraming salamat po sa inyong supporta.